Mahinar silang mga lalaki. Ko alam na may kinamit siya nun sa may tundo. Hi guys, it's Bevan Balatukan and welcome back to my YouTube channel. Every week is just away from you. This video, syempre nababasa nyo naman sa title and alam ko pinakahihintay nyo tong vlog ko na to and nagpost na rin ako 1 week ago sa Facebook ko, sa Facebook page ko, kaya natagalan akong i-upload tong vlog na to kasi pinag-isipan ko ba kung gagawin ko to kasi syempre ang tagal ko rin naman hindi nagsalita about my past, about our past, ang tagal ko hindi nagsalita kasi syempre ayoko nang i-open sa inyo. Ayoko nang makasira ng image ng tao kasi syempre wala na yun para sa akin. May jowa na rin naman ako, andito nga siya. Dyan lang siya, para hindi na siya madamay. Ginawa ko to hindi dahil sa para sa akin lang ha, hindi para sa akin ha. Ginawa ko to dahil napilitan akong gawin to dahil sa isang taong ayaw matahimik na ewan ko kung bakit. Kasi ako tahimik na ako sa buhay ko ngayon, tahimik na ako sa love life ko ngayon, wala na akong pakialam sa past ko kahit na nagko-comment kayo, binabash nyo ako about my past na hindi nyo naman alam yung true story about sa amin ng ex ko. Ito na yung time para magsalita ako about sa amin. Hindi ko na papatagalin kasi mahaba. May part 2 to ha, wait nyo na lang. Are you ready to reveal the whole story of our breakup? This is the whole story of our breakup. Ayan, for sure, yung mga magko-comment dito na bakit ko pa ginawa tong video na to, For what reason, wala na naman na kami, wala na naman na lahat. Ginawa ko itong video nito dahil ang daming hindi pa rin nakakaalam. Siyempre, matagal niya kami yung sinubaybayan, pinanood, tapos ayun na nga, bigla kami nawala, bigla kami boom, wala na, break na, nang hindi namin sinabi yung reason sa inyo. Obligasyon namin kasi siyempre, pinakita namin sa inyo yung love story namin eh, tapos biglang boom, wala na. Tapos wala kayong idea kung ano ba yung nangyari sa amin. So ito na yung right time para ikwento ko sa inyo lahat. For sure, may mga comment na bad or may mga comment na goods, pero wala akong pakialam doon. Basta, ito yung totoo guys, walang halong kasinungalingan, walang halong ka-etchasan. So ayan, let's start the whole story of our breakup. So ayun, start ko muna syempre bago kami maghiwalay na eto na nga yung time na parang nagkakalabuan na kami pero hindi namin pinapakita sa inyo, hindi namin pinapakita sa camera, nag-vlog pa rin kami. Last vlog ata namin is yung Blood Up ba yun na sponsor? Kasi ano yun eh, parang in-upload ko yung video na yun, wala na kami. Kumbaga, naka-contract kasi yun. So, kailangan naman siya i-upload ng gantong date. In-upload ko pa rin siya kahit wala na kami. Ito na nga yung reason kung bakit kami naghiwalay. Kasi, hindi ko alam kung ano yung mako-comment nyo about dito ha. Kung sino ba yung may mali, kung sino ba sa amin yung tama. Pero, wala na kung ano doon. Basta ito, kukwento ko sa inyo para malinawan kayo. So, nag-start tong break namin nung pumunta kami sa may hotel na kaibigan namin. Which is, hindi naman naman siya totally kaibigan. Kasi unang kakalala pa lang namin sa kanya. May kaibigan kami na taga Cavite, hindi na ako may name tag. So magbabakasyon lang dito ng mga ilang araw. So naghanap kami ng way para may matuluyan siya. So pumunta kami sa kaibigan namin sa may hotel. Ayan, bonding kami dun eh. Bonding kami dun. Inuman. Ayan, so nalasing kami. Tapos, nag-mic day yung kaibigan namin. Kaibigan namin yun. Kaibigan namin siya, lalaki siya. Nag-mic day siya ng naka-mirror selfie na ano, naka-topless. So, nag-reply ako sa mic day niya na biniro ko siya na ibaba mo pa. Which is kaibigan naman namin siya. Kaya, para sa akin okay lang. Wala yun para sa akin. Sabi ko, baba mo pa, ganyan. Tapos, pabiro lang kasi kami nag-uusap nun, walang mali siya, walang ano, bakit naman na makakipagano, may jowa naman ako, diba? Walang mali siya doon ni kahit onting harot sa chat na yun, walang nangyaring harot doon. Baga, nalaman ata niya yon, nalaman ng ex ko yun na parang nag-usap kami na tungkol sa may ano na yun, na may picture na yun na akala niya hinaharot ko yung lalaki na yun, which is hindi. Wala kong reason pa haharotin yung lalaki na yun. So, for the make story short, nagalit siya no, nalaman niya. Parang tanong niya sa akin kung bakit ko chinats si ganito, bakit ko chinats yung ganyan. Tapos hanggang sa nag-away kami, umuwi kami sa bahay dito sa bahay. Tapos
bumalik siya ulit doon sa may hotel. So, naiwan ako dito, tapos chinachat ko siya noon, chinachat ko siya na bumalik na siya, na umumalik. Sorry guys, nalabat yung, ay, nag-pull yung camera, so nag-delete pa ako ng ilang videos. So, ayan, tutuloy ko na yung kwento, ayan. Alis nga siya ng bahay dito, tapos bumalik siya doon sa hotel. Tapos, nag-beg ako sa kanya na bumalik na siya dito kasi syempre para maayos namin, para ayusin namin yung problems namin. Syempre, hindi naman maayos yun kung magkahiwalay kami, di ba? So, pinilit ko siya na bumalik ka na dito. Bumalik ka na dito, pag-usapan natin ito. Tapos, hindi niya ako pinapansin. Tapos, nag-post siya nun sa Facebook ng... Si yung ex ko kasi na yun, ang hilig niya mag-post sa Facebook about sa away namin. Na without thinking na syempre maraming makakita maraming makakapansin na uy nag-away na naman sa ganito, nag-away si ganyan, syempre maraming chismosa, maraming para sa akin na which is very wrong kasi syempre yung problem na dapat pag-uusapan na lang namin na kaming dalawa lang pinapaalam niya pa sa iba, pinapost niya pa, so very wrong para sa akin yun, gawain niya yun. So ayan, dumating yung kinabukasan na andun pa rin siya. Hindi na ako mapakali nun, hindi na ako matahimik nun na natulog na siya dun sa iba. Hindi namin kilala yung iba yung kasama dun . May lalaki, may babae, saka may bisexual. So ayun, doon. Tapos wala na akong alam kung ano yung ginawa niya doon, ginawa nila doon kasi hindi siya nag-reply sa akin. Hanggang sa hindi na siya umuwi ng bahay, nagtatanong ako sa kanya kung ano bang plano mo, ano bang gagawin, kung ano bang plano mo sa relationship natin, ganun. Una, ako ha, nag-chat ako sa kanya na bumalik ka na ng ganito, bumalik ka na, pag-usapan natin to, hindi naman natin maayos nang nandiyan ka. Ayun, hindi siya nag-reply, tapos nag-chat ako, nag-text ako sa kanya na within this day, within the whole day na to hanggang mamayang gabi at di ka pa umuwi, hindi pa kayo nakausap. Okay, alam ko na, tanggap ko na. So, akala ko sa ganung text na yon maano siya. Parang sa ganung text na yon parang sasabihin niya na, sige, mag-usap na tayo. Hindi. Walang text, walang chat. So, alam ko na. Umiyak na ako noon, nung time na yun, gabi, umiyak na ako noon. Tapos, ayun na nga, kinagabihan na yon di talaga siya nagparamdam. Tapos, kinabukasan, pagising ko, may text siya, inaiwa siyang text na akala ko for ano yan for para mag-ayos na kami. Hindi pala, nag-chat na siya na tanuhin na natin to, paano natin nahatiin yung YouTube channel, yung page, yung silver button, itong camera, paano natin nahatiin yun. So ako, napaisip ako na parang, ito na ba yun? Parang, yun na yun? Ganun nakadali yun na 2 years kami, walang paliwanag, hatiin agad, di ba lang naayos na problem namin, hatiin agad yung YouTube channel namin. Napaisip ako na bakit ayun agad yung bungad niya, parang di mo lang siya nang hinayang, ganun. Siyempre nasaktan ako na sa loob ng 2 years namin na magkasama, maging 3 years, tapos ganun agad. So, napaisip ako, tapos ang ginawa ko, nag-chat na rin ako sa kanya, o sige, kung ayun yung gusto mo, sinabi ko sa kanya na alam ko naman, naramdaman ko naman na kaya ka nag-stay sa relasyon natin. Siyempre, public figure tayo, kilala tayo ng mga tao, napanood nila tayo, nanghihinayang ka sa YouTube natin. So, sige, sa hinayang YouTube channel, akin na lang tong page, Facebook page, sa inyo yung silver button, akin na yung camera. So, dumating yung araw na yun na ramdam ko na okay, wala na talaga. Nag-broken talaga ako noon. Nag-broken ako ng sobra. Na syempre, bakit bigla ang ganun, bigla. Pero wala na yun sa akin ha, kinakwento ko na lang. Hindi ko alam kung anong gagawin ko, hindi ko alam kung paano ko mag-start. Kasi syempre, nasanay ako na magkasama kami palagi, sa videos namin magkasama kami palagi. So, ayan, dumating yung time na iyak ako ng iyak tuwing gabi. Dami ako kinakausap, sa chat, naghihingi ako ng advice. Tapos dumating yung araw na umiinom na ako tuwing gabi, inom ako ng inom. Nagkukwento ako sa mga kaibigan ko. Siyempre, pag broken tayo, sa kaibigan naman tayo lumalapit. Tapos, hindi ko alam kung saan na siya pumupunta. Kung ano na ba yung ginagawa niya. Kung iniisip niya ba ako nung time na yon. Siyempre, kakabreak lang namin. Kung nakikita ko yung mga TikTok, my days, na happy siya, masaya siya. Masaya siya habang ako parang nagluluksa, naewan na. Parang wala lang sa kanya. Ako, umiyak-iyak dito. Ako na naglulugmok dito. Tapos, ikaw, happy-happy lang, ganun. Tapos napaisip na paano ko na as long as may kasama siya. Kasi marami siyang kasama mga kaibigan . So parang nawawala yung isip niya na
may jowa ka, nakaka-break mo lang. Ganon, isipin mo yung para sa akin ha, para sa akin. So, tapos dumating yung time na Christmas party ng Jex. Christmas party ng Jex. Sa Cavite kami. Andudun siya, andudun din ako. Pinilit kami ng mga kasama namin sa Jex, si Tita, na mag-usap kami, ganon. Siyempre, mag-usapan namin, wala kaming closure. Bigla kami naghiwalay eh. So, ayoko pa nga dahil makapag-usap noon kasi syempre may galit pa rin ako eh. Pero dahil pinipilit nila kami, nag-usap kami. Nag-usap kami na ano ba nangyari, ganun, ganyan. Parang ambilis lang. Umiyak siya noon. Tapos ako, hindi na ako naiyak noon. Kasi syempre tapos na ako umiyak eh. Tapos nakikita ko siya noon umiyak na parang wala. Parang ang plastic, ganun. So, nagpapalawalan siya na namimiss niya daw yung mga memories namin, ganun. Nag-ano rin siya na mag-ano kami, na magkaayos kami. Pero para sa akin, parang wala na. Yung parang no mga time na ano na super sad ko, super lonely ako, tapos ikaw nagpapakasaya. Tapos biglang sasabihin mo na agad-agad na ano na tayo, maging okay na tayo. Siyempre para sa akin parang ang hirap nun. So napaisip ako na wag muna ganun, wag muna, ayoko muna ngayon. Tapos ayun, dumating na yung time na tapos na kami mag-usap. Sa isang bahay pa rin kami. Tapos sabang tumatagal na nasa isang bahay na kami, parang nababago na yung pakikituko niya sa akin na parang nagiging enemy niya na ako eh, parang nagiging kaaway niya na ako. Hindi ko alam kung bakit. Gusto niya na lahat ng kaibigan namin is pumanig sa kanya, wag na sa akin. Parang ganun. Ito pa, dumating yung point na nakita ko yung TikTok niya na may kasama siya. May kasama siya. Nakita niyo naman yun eh. Tignan niyo na lang sa TikTok. Meron yung 1 point something million views. Noong unang pagkakita ko nung super naiyak talaga ako na napaisip ako na bakit ganun? Parang ang bilis naman na meron ka agad kakis sa ano, TikTok. Parang wala lang. Parang wala lang. Break na. Yun na yun. Tapos in-upload nyo pa sa TikTok. Siyempre marami makakakita. Tapos umiyak ako noon. Umiyak talaga ako noon. Yung time na kasi na yun, nasa Pampanga siya. After nung hotel, Cavite, tapos pumunta siya ng Pampanga, tapos doon, parang may nakamit siya doon, tapos ewan ko kung anong ginawa nila. Tapos dinuwit ko pa nga yung TikTok nila na yon na ano, kunyaring support, pero deep inside. Pero nung time na yun, may care pa rin naman ako kahit papano, kasi syempre 2 years kami. So, iniisto ko pa rin siya nung time na yun. Dumating yung time na nakikita ko na kung sino-sino na yung mga kasama niya, na alam ko nasan siya, ganun. Dami pumapasok sa isip ko na ano na bang nangyayari, ganun, totoo na ba to, break na ba talaga kami, ganun. Tapos hanggang sa dumating na yung... Sige, magkwento na lang yung manok. Tapos hanggang sa dumating na yung araw na ang dami ko nang nalalaman about sa ginagawa sa kanya Beans since kami pa, tapos nung wala na kami. Ang dami ko nalalaman na ang tanga-tanga ko na hindi ko na pansin yon, hindi ko nalaman yun na sa pagsasama namin is nakakagawa pala siya di maganda sa relasyon namin. Ang mga nagkwento sa akin nun, yung mga pinagkwentuhan niya na mga kababalaghan na ginawa niya, na di ko rin in-expect na bakit kayo alam nyo, bakit ako hindi ko alam, hindi ko malang nalaman yun. Tapos ito na nga yung mga ginawa niya sa akin. Habang pinuntahan akong birthday, tapos magkahiwalay kami ng pinuntahan niya. Kasi ayaw niya pumunta sa birthday na yun sa kaibigan ko. So, di siya kasama. So, naghanap siya ng pupuntahan. Pagkasama niya ang mga pinsan ko nun. Tapos, ko alam na may kinamit siya nun sa may Tondo. Tondo. Ito ha, ngayon ko lang ilalabas to. May kamit siya nun sa Tondo. And, alam niyo naman siguro kung ano nangyari. Ayun yung nangyari. So, hindi ko alam yun ha. Hindi ko alam. So, nagulat ako sa nalaman ko na yun. Tapos, ito pa. Noong time na nasa hotel siya, nakaka-break lang namin. So, mga ilang araw siya nasa hotel. Hindi ko alam. Kinuwento sa akin to. Hindi ko nasasabihin kung sino yung nagkwento. Pero, kaya pala siya sarap na sarap dun sa hotel na yun. Kasi, mahinar silang mga lalaki. Para ano yun sila? Alam niyo na yun. Ayoko kasi mo siya nung elaborate. Ayoko na ano. So, mahinar silang tatlong lalaki. Kasi, tatlo sila dun. May bakla, siya, tsaka may babae. So, naghahar silang tatlong lalaki. Para dun. So, nagulat talaga ako nun. Napaiyak na rin ako nun. Bakit naman ganun? OA na yung OA na ng horny level mo. Para ganun, gumanun ka habang tayo pa, habang nag-video tayo na masaya tayo, nakikita niyo na masaya kami, tapos sa likod ng camera, ganoon na pala yung ginagawa mo sa akin na hindi ko alam, tapos nalaman ko lang, break na tayo. Marami pa siyang ginawa sa akin, pero
ang hirap kasi ikwento kasi iba kasi nakalimutan ko. Ito yung pinaka-highlight ng breakup namin. Ito na nga yung time na kinakagalit niya nung kaibigan namin na pinagselosan niya dahilan ng pagka-break namin, kaibigan namin na nag-mirror shot. Kaya pala siya galit na galit nun kasi ayun yung aura niya habang kami pa. Aura, parang may something sila nun. Kaya pala siya galit na galit nung time na yon. Kaya pala siya, hindi pala siya nagselos sa akin, nagselos siya doon. Parang sa isip ko na bakit mo chinechat yan, eh aura ko nga yan, parang may something nga kami niyan. Na parang gano'n na hindi ko alam, nalaman ko lang din nung wala na rin kami na kaya pala siya galit na galit noon. Kaya pala gano'n na lang yung pagkagalit niya na bigla na lang siya nakapaghiwalay dahil nga may something pala sila noon. May something pala sila noon since birthday pa na kaibigan namin. Since birthday pa na kaibigan namin. Birthday na kaibigan namin, di ko alam yun. May nangyari sa kanila. Birthday ko pa pala muna. October 24 birthday ko. Doon na ata first meet nila. Pinapunta ko pa yun yung birthday ko kasi kaibigan nga namin yun. Tapos hindi ko alam, may something na pala sa kanila na yun. Tapos may mga video ng birthday ko na makikita mo sila. Mahagip mo sa camera na parang andikit nilang dalawa. Hindi ko yun namalayan eh. Antang ako sa part na yun. Hindi ko na malayan yun na ang dikit nila, lagi sila magkadikit, which is birthday ko yun, ha, dapat dumidikit siya sa akin. Ganun. Tapos, second time na nakita sila, hindi ko alam kung may pagkikita pa sila eh. Second time na alam ko ang pagkikita nila ng birthday na kaibigan namin. Pinapunta niya yun, which is hindi naman yun invited. Pumunta yun ng birthday na kaibigan namin. Tapos, may nangyari din sa kanila na hindi ko rin alam. Wala kasi akong idea na gagawin niya pala yun sa akin. Ayun na nagalit ako, simula na nalaman ko yun, hindi na nawala yung galit ko sa kanya na nagawa niya yun sa akin. Hindi ko alam kung ano level ba ng pagka-horny mo, bakit mo ginawa yun sa akin. Ganun. Tapos yun pala yung pinaka-reason kung bakit niya ako hiniwalayan yun dahil dun sa lalaki na yun. So ayun guys, marami pang kwento about sa past breakup namin. Marami pa akong ikakwento sa inyo. Pero ikakat ko muna itong video na to dahil masyadong mahaba yung kwento. Pero ito yung part 1 ng kwento ko na unang breakup namin na yung pangnuloko niya sa akin. Yung mga ginawa niya sa akin. Tapos ito yung time na breakup namin na kaya pala siya nakapag-break sa akin dahil pala dun sa lalaki na hindi pala dahil mahal niya ako, kundi dahil doon sa lalaki na yun na may something sila, bakit ko daw chinachat, kung bakit ko inaano, ganun. Na may nangyari pala sa kanila, may nangyari na pala sa ibang tao na hindi ko alam. Ayun, matagal ko kasi tinago yun kasi ayoko masira yung name niya sa inyo. Pero kasi itong last, ano kasi nagpapapasin siya sa TikTok eh. Hindi ko alam kung bakit kasi tahimik na yung buhay ko tapos bigla siya nagkaganon. Kaya napilitan akong gumawa ng video na to para paliwanag sa inyo na wala akong kasalanan sa breakup namin. Siya yung may kasalanan. That's it for my video. Thank you for watching and kung napapanood mo naman na to, wala akong sinabing mali. Ikaw yung pumilit sa akin para sabihin sa lahat kung ano yung ginawa mo sa akin. Nananahimik ako, nananahimik yung buhay ko. Nagpapansin ka, nanggugulo ka sa amin ni AJ. Linadamay mo pa si AJ. Very wrong yun para sa akin. So, sana after ng mga kwento na to, tumahimik ka na. So, ayan. Thank you for watching for this video. Hope you like. Alam ko namang gusto niyo to. Give me a thumbs up. Don't forget to subscribe sa aking YouTube channel. Siyempre, click niyo yung notification bell para updated kayo sa part 2 ng video na to. So, ayan. Mag-subscribe na kayo sa YouTube channel ko. Sa YouTube channel ni AJ, magiging active na po ako. After ng revealing nitong why we broke up, magiging active na ako sa YouTube channel ko. I promise to you all. Ayan guys, thank you for watching and good night kasi alas 4 na madaling araw. See you sa part 2 guys. Bye-bye!